Kalaboso ang dalawang lalaking sangkot umano sa serya ng holdapan sa Mandaluyong City. Nadakip ang dalawa sa tulong na rin ng isa nilang nabiktima. Ang mainit na balita, hatid ni Von Aquino. Arestado kagabi ang dalawang lalaki na umano'y responsable sa mga magkakasunod na pang-holdup sa Mandaluyong City nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Mandaluyong Chief of Police Senior Superintendent Florendo Kibuyen, inilunsad nila ang operasyon laban sa dalawang suspect dahil sa mga natatanggap nilang sumbong mula sa kanila umanong nabiktima habang nakamotorsiklo. Isang biktimang may dalang CCTV video ng pagkakaholdup sa kanya sa mismong tapat ng kaninang bahay ang nakatulong sa operasyon ng mga pulis. Nakita namin yung na yung mga suspects tsaka involved na motorcycle kung anong klase. So within that information, nag-contact kami ng operation. So, kanina nga, nung nakita na tiyempohan ng mga tao natin yung dalawang to, sinubukan nilang parahin pero bumunod yung isa ng baril. So, nabaril lang isang tao natin. Matapos makipagbarilan sa mga umaresto sa kanilang pulis, sugatan ng 31 taong gulang na suspect na si Joseph Patrick Ongkinko na tinamaan ng bala sa dibdib. Ang ka-riding in tandem naman niyang si Aldrin Katipunan, 21 taong gulang, diretso sa kulungan. Nakumpiska sa mga suspect ang kalibre 38 na baril, isa pang kalibre 32 na baril, ilang bala at ang motorsiklong gamit daw nila sa pang-hold up. Yung plaka di taas, pwedeng i-detach yun itaas o ibaba. So kung wala kang intensyon na masama, bakit maglalagay ka ng plakang ganun? Siguro ang intensyon niya, pagka naghahanap pa siya ng magiging would-be victims niya, nakababa yun para kita yung plate number niya. Ngayon, pag nakagawa na siya ng na-consummate na niya yung intensyon niya, sa kanya itataas yun. Ang isa sa kanilang nabiktimang balikbayan, hindi mapigilan ang galit ng makaharap ang suspect. Nadali raw siya ng mga ito habang may kausap sa cellphone sa harap ng kanilang opisina sa Hagdang Batolibis, Mandaluyong noong May 16. To malapit sa akin to, siguro mga isang dipa. Ang baril niya, nakatutok sa chest level ko. So siyempre, alam ko, dati kung di patay ako ron, at tumanda dibdib Ayun, nakuha yung unang kinuha yung sa akin yung cellphone ko and then hinablot yung aking kwintas. Tapos umalis na sila. Pero bago siya sumakay ng motor, nakaganon pa rin siya sa akin ng baril, nakatutok pa rin. Naharap naman sa kasong robbery at paglabag sa election gun ban ang dalawang suspect. Von Aquino, GMA News.